Hello guys, kumusta kayong lahat? Ito po ang inyong auntie, Pinky Mix Vlog. Ayan. Magbibigay lang po ako ng kunting tutorial o paalala lang po about sa Facebook page or about sa Facebook profile, no? Ano ang dapat nating i-upload or ano ang mga bawal o ano ang hindi. So ito ay nagpatungkol sa profile not recommendable, no? Profile not recommendable. Ayan. Ang nangyari po guys, kung bakit kayo nagkaroon ng profile not recommendable, eh kasi ayaw po ni Meta na mag-upload kayo na may mga content na may logo like TikTok, Instagram, or YouTube, or even sa kanyang platform na Meta or Facebook, ayaw na po niyang makita yan ngayon. Yan po ang bagong patakaran ni Meta na ayaw niyang mag-upload tayo ng content na may logo, no? Pinakaayaw niya talaga yan. Kahit yung screenshot man lang na may logo tapos i-upload nyo, ayaw na daw ni Meta. Magkakaroon daw kayo ng profile not recommendable. And the second is, yung mag-upload ka ng content like tutorial or whatever na may another profile na inyohang isali doon. So, kailangan daw kayong magkaroon ng profile not recommendable yan. So, ang dapat nyo gawin is, kung magsali man kayo ng ibang profile or like other content creator, no, na isali niyo diyan sa video or like reactions man lang, so kailangan magkaroon tayo ng disclaimer sa may-ari. Tamang disclaimer po sa may-ari, no, na nagpapahintulot na siya ay okay lang na gagamitin mo ang kanyang profile na isali mo sa inyong content. Yan po guys. Yan po ang dapat nating iwasan para ma-recommendable po ang ating Facebook profile or ang ating Facebook page. Kailangan guys, magmasid-masid tayo, no? Kung ano ang mga bagong palisiya ni Facebook. Kasi ang dami ngayon nagkaroon ng profile not recommendable. For me, sa akin wala akong ganyan guys. Kasi never naman akong nag-upload na may mga logos at nagamit ng ibang content creators, no? Para maiwasan, so huwag na lang nating gagawin para tuloy-tuloy po ang takbo ng ating pamumuhay doon sa kamunduhan ng Meta. That's all. Thank you.